ma-develop yung self-confidence natin sa sarili natin. So ito, para to sa mga baguhan sa ganitong klaseng business. May member kasi ako nagtanong sa akin, last time, nung magkita kami sa main office, natanong niya sa akin na paano daw ba matatanggal yung pagiging sobrang mahihain niya. Yung hindi niya kayang i-present yung business sa maraming tao, lalo pa pag marami nakatingin sa kanya. So paano mo ma-develop yung self-confidence mo or yung personality mo? So yun yung pag-usapan natin dito sa video natin. Yes, so good morning! Hello there, my friend. Once again, this is Sheila Padua. Ngayon, pag-usapan natin yung how to develop your self-confidence. O yung paano natin ma-develop yung personality natin. Kasi dito sa business natin, napaka-importante nito. Kumbaga, bago mo kasi ma-share sa ibang tao yung ganitong klaseng opportunity, lalo kung nasa network marketing business ka, diba? Kailangan muna sa sarili mo mag-umpisa eh, diba? Kumbaga, paano mo mapapaniwala yung ibang tao, yung kausap mo, or yung mga pinoprospect mo na kumbaga, maganda yung offer mo, yung maganda yung opportunity mo. Kung ikaw mismo sa sarili mo, wala kang tiwala, wala kang belief, tama. So ito yung struggle ng karamihan. Katulad ko nung nag-start lang din ako, share ko lang din nung nag-start pa lang ako sa ganitong business. Kasi first time ko dito. As in, alam mo yung before siguro na sa mga nagawa kong videos na i-share ko na yon kung ano yung background ko. So wala talaga sa wala sa background ko, wala sa personality ko yung yung friendly, palainik, yung nakikipag-usap sa tao lagi. So nung nag-start ako, sobrang mahihiyain talaga ako. So, until na dumating sa time na ako rin na rin mismo nag-push sa sarili ko. Kasi first, yung paglipat ko sa dito sa lugar na to, sa lugar namin, wala akong makilala. Although, kumaga isang company kami, pero alam mo yung hindi ko kakilala yung mga members, wala akong ka-close, wala akong kaibigan. So, paano ko sila nakilala? So, kinausap ko lang sila. Bago tayo mag-develop ng ibang tao, tama, bago natin sila turuan magkaroon ng self-confidence, dapat sa sarili muna natin siya mag-umpisa. Okay, so hanggang for yung first week ko, nakikinig-kinig lang sa mga nagpa-table talk. Kasi yun yung sinabi sa akin yung mentor ko, makinig ka lang, then pag nakita mo, kasi sabi niya, yung business natin para siyang kanta, pag na paulit-ulit mo siyang naririnig, parang masasaulo mo na siya. So, ganun yung ginawa ko. And then, the second week ko, sabi ko, hindi pwedeng ganito, nakaupo lang, wala akong nakausap. So, ginawa ko nag-flyers. Nag-flyering ako sa labas. As in, abot lang talaga, hindi ko binakausap. Pero sabi ko, nung una, medyo nakakaihiya, nakakainang. Pero nung mga sumunod na, parang okay-okay na. So, doon, medyo nadidevelop na ng konti. Nawawala na yung konting hiya, di ba? Natatanggal-tanggal na kito paano. Na yung mga sumunod na week ko, yung direct approach na, yun na yung ginagawa ko, nag-strangering na. Ayan, so kung mag-step by step, expose mo yung sarili mo sa mga tao. Kung mausap ka lang everyday, kahit sino na makikita mo, magtanong ka lang. Kasi yung struggle ng member ko na tinanong niya sa akin, parang yun na mismo talaga yung nangyari sa akin. Eh. Sobrang, alam mo yung pag nagpe-present ako, pagka may dumadating ng mga uplines, parang nakikinig, nakatingin sila sa akin, parang nahihilang na ako, unti-unti nang bumababa yung boses ko, alam mo yun, nahihiya ako na maraming nakatingin sa akin. So, yun lang, may share ko lang, magiging tip ko lang dun, is tuloy-tuloy mo lang, kausap ka everyday ng mga tao, then, expose mo yung sarili mo sa mga taong alam mong makakatulong sa'yo sa business. Okay, kausap ka ng mga uplines, lapit ka sa kanila, and then practice mo yung gawin yung business. Okay? Ayan, so yun lang muna guys for today na sa video na to may i-share ko. So, pwede mo itong i-share sa mga friends mo. Like mo na din, comment ka, and then thank you sa panonood mo. Once again, see you sa mga susunod na video ko. Marami pa akong mga knowledge and tips na i-share sa inyo guys. And then, decide, commit, succeed, and I am praying for your success, and bye-bye.